Hey guys, it's Paul again for Test Drive PH. So, me and Sir Lester of Mitsubishi Motors Skatewear Fairview are back with another vlog for you. This time, we do a very comprehensive walkthrough of the all-new Mitsubishi X-Force. So guys, medyo mahaba itong video nito, where we'll be going through the exterior, of course, then dive into the details of the infotainment system, the interior space, and by the end, we'll have a quick test drive of the X-Force. So make sure to grab some popcorn, share and like this video, and let's start. Good morning, Sir Lester. Yes, kamusta? Yeah, guys, so Sir Lester ng Mitsubishi Motors Gateway Fairview branch. Yeah. So, ayun. So finally, we got to see the Mitsubishi X-Force. So sir, what do I have here? Alright, ito yung pinakabago naming product. It is what we called X-Force crossover siya na SUV. So, bago siya. Bago sa market. Pero kung hindi nyo nagtatanong, bigyan ko lang kayo ng konting highlight. Si Mitsubishi is, this is not the first time na magkaroon tayo ng isang crossover sa Mitsubishi brand. Ang nauna is ASX. Yeah, ASX. Yeah. So this is like the sequel of the ASX. Parang ganun. Right. Doon tayo nag-umpisa kasi sa subcompact. So ngayon, nag-isip ng bago si Mitsubishi. Nag-redevelop tayo ng mas maganda. Yep. Which is ito nga, ang 2025 na X-Force. Yeah, ganda, ganda. So yan. Ganda. First, makikita nyo dito, yan, bago yung kanyang itsura, two-tone ng kanyang kulay. Tapos yung grill niya, this is the new dynamic shield design. Yep. It is distinct sa kanya, sa Mitsubishi. Yep. I mean, ito yung pinaka-trademark ng isang... Ito na yung design language nila. Oo, design language guys, ng Mitsubishi. Ang laki ng grill, no? Mm-hmm. Hindi lang siya yung maliliit lang, talagang... Nag-ano siya, lumalabas siya, nag-expose siya. It's a honeycomb grill. Overall design na, yeah, yes. Kahit ito pa lang. Yung, sa headlights naman, we are using the T-shaped headlights. Okay. Yeah. Ito yung kanyang daytime running light. Tapos, ito yung kanyang headlights. Ah, projector type. Ah, dito. Yes, ito. Yung manipis. Okay. LED na yan. Ah, okay. LED na. Tapos, yung kanyang fog lights, ito. Seamless, pero napaka-effective. Ah, dito. Kasa baba. Ang galing. Yeah. Mahirap lang yung muko. Nice. Ayan. So, sir, what we have here is parang two models. No? So, this one is? Yes. This one is a GT. Top of the line. That one is a GLS. GLS. Okay. So yun yung mid-variant. So, okay. We have only two variants. Okay. So for today, we're gonna check out itong GT. Oh, sure. Okay. Engine muna tayo. Alright, sige. Engine. Alright. Sa engine, ito. We are using the same series of engine nung nasa Expander. Okay, so that's the ever reliable na. Yes. 1.5 gasoline Myvec engine. So, okay. Myvec, kung hindi nabanggit to sa video last time, babanggitin ko. Mitsubishi Innovative Valve Electronic Control. Tsaka, if you think about it guys, Expander kasi matagal na yun eh. And then, 7-seater pa yun eh. So, yes. Ito, I'm sure mas magaan pa to. Yes. 5-seater. And then, so, when it comes to fuel consumption, ayun, compared kay Expander, syempre, sa laki ng body nun, mas matipid ito. We can assure you guys, or we can assure you na ito ay magandang, one of our best engine. Yeah, proven na to. Tatlong generation na to sa Expander. Right. Yeah, so, pang-apat na to. Okay. Same, ito, ang maganda rito, same component, same lahat. Yeah. Saka ganun din guys, you have to think about that na okay, may not be the, you know, like the most powerful or mas... Pero when it comes to reliability and then... Exactly. Of course, yung parts and... Siyempre, especially kapag yan, in the grown na engine, that's a huge deal. Especially for reliability and, well, parts na rin. How about yung colors, sir? Colors, we have... Colors do we have? For the GT? We have... this one is an energetic yellow. Energetic yellow. We have gray metallic. Okay. Tapos meron tayong white, two-tone silang lahat. Ah, wow. Ah, so, yun. Two-tone. Yes, you cannot distinguish kung ano yung GLS do sa GT. Ah, okay. Pero bibigyan kita ng tip mamaya. Ano pinakaiba nila? Pala ito. Okay. Walang silver sa GT. Ah, okay. Yun lang ang mawawala. Pero okay. The rest, all of the colors meron. Ah. Okay, so dito naman tayo sa side. Yep. Ngayon makikita nyo,
Mas maiksi siya sa expander. Mm. Five-seater. I love the... Gano'ng kalaking gulong natin? We are using now 18 inches 18 wheels. Inch. Tapos, front and rear disc brake. Ah, disc brakes. Okay. Tapos, so, two-tone na yung ano. Okay. Yung tires niya... Okay. Ano, kapal, no? So, mukhang... Apat magtingin pa lang sa gulong, no? Kapal, no? Sabihin, suspension, I mean, ride-wise, I think this is gonna be... This is looking good. Kasi kapal ng gulong niya. Tsaka and yung comfortability pa. Kasi ng gantong kalalaking series ng gulong, it will give you more driving comfort and also better traction. Exactly. Pansin ko, sir, no? Mm. Grabe yung ano, ang taas, ha? Oh, mataas. Ganda lang ano, clearance pa. You have, inalagay ko na lang, meron na tayong measurement, sir? Kung ilang gano'ng... Meron. Alright. Mag-uumpisa kasi tayo ng measurement doon sa pinaka-ilalim ng sasakyan. Alright, so here? Parang here? Yes. Okay. It measured 193 millimeter. Wow, that's pretty high. So, sa mga regular sedan, I think nasa mga 140, ano lang? 135 ang minimum. So, ang laking difference of 50 millimeters. Yes. That's a lot. Before I forgot to mention, this variant or this vehicle is exclusively for ASEAN countries lang. Wala nito sa Europe. That's good. That's good. So, sabihin tagal na nag-focus na kayo Mitsubishi for us, finally. Yes. Saka yung height. Yes. Dito naman tayo, sa loob. Yes. So, makita yung loob. Yes. Ito yung pinakamaganda nito eh. Ito guys, yung pagbukas ng door. Okay. Oh, yeah. Ang laki ng entrada. Yeah, okay, entrada. Kasi yung no usual problem. Kasi, maliit lang. Yep. Ito yung usual eh, pag nagbukas ka ng auto eh. Yes. Ganyan. Pero since Asiano tayo, yes. Ganyan sa kalaki. Yan lang yung bagay no, ano, no? Built for us, for the Asians. Yes. Tsaka yung sabi mo nung last vlog natin, ano yan, yung malaki ka pero hindi pa ganun. Pa ganun. Yeah, that's true. Ayun, so sakto sa atin to. Wala. So dito tayo sa rear. Sa rear na portion. This one is equipped with... kick motion sensor. Ah, okay. Nice. Si Montero kasi dito sa mga sides. Mm-hmm. Pero ito si X-Force iba. Sa gitna. Wow. Okay yun guys kasi nag-work eh. Madalas, madaming ganun hindi nag-work eh. Pero yan, first time nag-work ko. Nag-work talaga to. It's true. Madami na ako lalo na parang sabi kay... Tapos ito, meron siyang option na... Hindi ko alam kung sa ibang brand meron din ha. Hmm. Pero ito kasi... ituro ko na rin sa inyo para naman ko sakali i-discover niyo yung mga units ninyo. So ito, meron siyang function na pwede mong iset yung limit nito kung hanggang saan yung height. Okay. Katulad ni Sir Paul, medyo iba yung height niya. Ayan. So dito, pwede. Ang advantage nun guys, kasi syempre let's say you're not that tall, so medyo mahirap iangat. Lalo na yung mga misis natin. Yung common kasing misis is medyo, alam mo na, maliit. Maliit siya. So, nahihirapang abutin. Yep. So, ito. Ilong press mo lang to. Ito. Itong button na to, yung sa door niya. Mm-hmm. Yan. Pag tumunog siyang ganyan, nag-beep siya, hanggang dyan na lang yung bukas niya. Oh, yeah. So, isasara ko ulit. Buksan natin ulit ha, papakita right. ko sa inyo. Okay. Diba? Ang ganda na lang siya. Yeah. From the height kanina na mas mataas, naging limited na lang siya. Yeah. Tapos kung halimbawa may anak kayong makulit, ito yung mga usual na tanong, safe ba to sa mga bata? Safe ba to sa kamay? Oo naman. For example, nandito yung kamay ko. Naipit ako. Angat siya. O, kita niyo yan ha. Tagang boys buhay si Sir. Boys buhay. So, ito. Meron pa siyang option na kung ilalock niyo yung pinto, halimbawa, may kinuha lang kayo rito sa likuran, marami kayong hawak, ginamit natin yung kick motion sensor. Gusto mo ngayon diretso na ilock, hindi mo na kailangan pumunta sa mga gilid na pinto, driver side or passenger side, para ilock or ilabas yung susi. All you need to do is press the lock button dito sa likod. Yan. Para maglalock na siya. Maglalock na siya. Kasi kadalasan sir, di ba ang gagawin is... hindi niya ilalock eh. So yes. parang two-step sinasara lang niya. So ito, meron na siyang ganun. Nga pala, yung mga tanong kanina, tanong ni Sir Paul kanina, paano ko malalaman kung ang unit ko is high-end or top of the line? Tapos, kasi marami, halimbawa, dumami na sila sa market. Paano ko siya madedefine? Okay. Meron sagot dyan. May sagot. Kahit hindi mo buksan yung unit, mabuntutan mo lang siya,
nakita mong may mga bilog na ganito, sensors, GT yun. Okay. Tapos sir, pwede rin siyang, ano, di ba, i-fold down yung seat. Ay, sure. Pakita ko sa inyo. Yan. Kick motion ulit. Kick motion ulit, ha? Oo, di ba? Gumagana yan. One time working ka. Oo, oh, yan. So, ito, fo-fold mo siya. Yan. So, kahit bike ka siya dyan, mag out of town or outdoor camping, parang ganun, eh, bumili ka ng crossover. Kasi yung SUV, hindi pa afford sa ngayon. Crossover pa lang. So, ito, pwede mo siyang gawin pang hiking. Sasabihin ko rin mamaya kung bakit mo pwede mo siyang gamitin nga pang out of town or pang outdoor. Nice. So, yun yung mga meron sa kanya. Okay. Tapos, ito sir, sa likod natin, no? LED lang yan. Ayan. T-shaped LED tail lights. So, ito, mas maliwanag to sa nighttime driving. Pakita ko sa inyo. Yan, sa start ni sir, yun, yung ilaw. So, yes, yan siya. Kung meron kayong question, ha? Iiwan ko yung details dito ni Sir Lester para dito. Visitahin nyo lang siya dito sa Mitsubishi Motors sa Gateway Fairview Ranch. Thank you, Sir Paul. So ito, yan yung taillights niya. May mapapansin kayong parang tatlo rito na maliliit. So yan, pakita ko sa inyo kung paano siya gumagana. Sa taillights, when it comes sa taillights, ito siya. Ngayon sa reverse light, ito naman siya. LED lahat yan. Tapos, sa signal lights, ito naman. Ah, that's cool. That's very cool. So, mas malaki yung, kung mapapansin nyo, mas malapad yung door angle niya. Mas malaki yung opening. Almost 90 degrees yung kanyang opening. Ang usual na kotse, ito lang. Yep, that's true. That's correct. Yeah. Tsaka sir, feel mo. Tingnan mo to. Yung pintuan. Yung feel and door. Okay. Medyo mabigat. Okay. Yeah, he's okay. Mamaya papaliwanag ko kung bakit. Yan. So, dito muna tayo sa legroom. Okay. So, yan. Convenient siyang upuan. Headroom, hindi sobrang taas. Hindi rin naman sobrang baba. Pero, it will give you more comfortability or more comfy pagka ikaw ay pasahero. Tapos, meron siyang armrest. Kung kayo ay tatlo lang dito sa loob, dalawa, sorry. Ayan. Meron siyang armrest. Ito. So, ito siya. Ayun natin siya. Kita niyo yung pagbaba ni Sir Lester. Bilis so, lang, no? So, it's pretty tall. Tapos hindi siya nahirapan. Oo. That's very important. Tsaka meron siyang mga pockets dito. Ah, tama. Oo. Sige. Halimbawa, nag-charge ka, ayaw mong nasa bulsa yung phone mo. Ang pangit ng phone ko, di ba? Ah, tama. So, yan. Meron ganito. Mga lalagyan siya. Meron mga mini pockets niya. May mga kabilaan yan. Tapos ito, yung sinasabi ko kanina ng armrest with cup holder siya. Sagana tayo sa cup holders. Mm-hmm. Yan. Meron dito, sa pinto, meron sa gitna. So, ayun sir, di mo meron din tayo mga aircon vents. May aircon vents na rin siya. Kasi yung dati, ang natatandaan ko kasi, ASX, wala siyang air vent sa likod. So ito, itong crossover na to, may air vent siya dito na sa likod. Tapos, lahat ng variants, meron tayong cooling glove box. Hindi siya ref. Ipe-preserve niya lang yung beverages nyo dun sa glove box. Kung ano yung lamig na kinuha nila. Okay. Alright, dito tayo sa interior. First impression guys, no? Yung pagkita ko ng, for example, yung Triton, no? Laki ng difference from, for example, this Expander to this. So, yung parang design language nila nag-carry over dito. And, una, yung kulay. Ito yung pinakita sa akin ni Sir Lester kanina. Tawag dito? Ayan. Yung melange fabric. Melange fabric. Ayan. Yung color combination niya. Tapos, yung ito, yung feel ng steering wheel, no? It's a... Yeah, it's a... Itong ganda. Design-wise, no? Design-wise pa lang. Tapos yung feel pa lang niya. Tilt and telescopic din siya. Oh, yun. Very important yun. Para nakapag-a-adjust. Madaming brands dyan na... Sa medyo belly tummy natin. Madaming brands dyan na... Walang telescopic. At isa to, yes, full adjustments. Mm-hmm. Pero overall, I think design-wise, no, yung initial impressions ko sa design is... not only maluwag, I mean, itsura pa lang, no?
It feels very polished. Ganda, ganda ng yung kulay, yung color combinations, tsaka, yeah. So, sir, okay. Ayan, sige. Ayan. Balik tayo, sir, ha? I-demo natin eh. Ayan na. Itong sasakyan na to, nag-collab si Yamaha, tsaka si Mitsubishi, tsaka si Panasonic. Wow. Ayan, tatlong brands yan. Unahin ko na si Yamaha. Hmm. We are using Yamaha sound system. Okay. How many speakers, sir? We are using 8 speakers. 8 speakers? Wow, that's a lot. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Nasaan yung dalawa? Sa likod. So, it's a coaxial speaker. Okay. Bagong technology. Actually, hindi naman na siya bago. When it comes sa sound system kasi, ginagamit na ito matagal na. Mm. Pero hindi ginagamit sa mga commercial car or passenger cars. Mm. Ginagamit ito kalimitan sa mga show. Mamaya, idademo ko sa inyo kung gaano kalinis at ka-finesse yung kanyang sound quality when it comes to sound system. Tsaka yung pinto, kaya ako sinabi kaninang, Sir Paul, buksan mo. Di ba medyo mabigat? Because of the sound Sound insulation. Nice. Una, para ma-isolate yung noise from outside. Mm-hmm. And also, para ma-enjoy mo pa yung music. Yes. Kung mapapansin mo, sir, ano yung feeling kapag sumakay ka? Well, it feels very premium lalo dito sa leather na. Mm-hmm. Yeah, then, premium. Tsaka more on parang aeronautics na. Cockpit ng aeroplano okay. Yung that's agree. Dating, di ba? So, okay, yan guys. Pumasok na kami para pakita pa natin ng more detail. Mas detail itong 12.3 na infotainment display. Yes. Okay. So, ito. Naka-connect na ako rito. Mamaya itademo ko sa inyo yung sound system. Okay. So, yan. So, ito yung pinakita guys na parang dito yung parang avionics. Avionics. Ang tawag natin dito is avionics. May view. Avionics mo, parang aeroplano talaga yun. So, yan. Makikita mo rito yung yung force mo. Meter, yung yeah. G meter. Yeah. Ayan, yung torque meter. Vacuum PSI. Ibig sabihin, ang pagkakaalam ko rito is yung pressure na binibigay nung makina dun sa fuel pump to sustain the fuel injection. Which is ito yun. Okay. So, yeah, makikita mo dyan. Pag pinindot mo yan, makikita mo kung Okay. Altitude. Wow, pati altitude. Yes. From the, ano to, di ba? Like, from the planet ba to? Or parang gano'n, yung taas nung inaakyat. Even the driving score, meron yan dito. Driving score. Yung driving score, guys, maganda to. Para fuel efficient ka. Kumbaga parang gine-grade ka tungkol sa driving mo. Para ma-improve mo yung driving style mo. Yes. So yan, kasama yan dyan. Pati yung braking, meron tayong scoring, acceleration, lahat. So mapupuna ka. Kung walang walang pupuna sa'yo, yeah. Ito yung pupuna sa'yo. Yan. Yung mga sakay mo, walang pakialam, ito may pakialam sa'yo. Siya lang yung nagmamahal sa'yo. Sakit, di ba? Wow, okay. So yan. So fuel economy, so yan, may reading din dyan. Kung gaano siya ka, yung reading, history, kung gaano siya katipid. Eco score. Yan. Kalimitan kasi eco indicator lang eh. So this one, it has a eco score, which is meron na rin sa iba, pero ito mas madaling intindihin kasi bukod dun sa mga dahon-dahon na yan, kapag napuno mo kasi yan, ibig sabihin you are a fuel efficient driver. Yeah. Pero meron dito pang rating. Ayan, mapapansin mo, may dates pa. So ganun siya ka-updated. So dito naman, ito yung isang view. Wow, ganda ng screen. The steering. I love the steering. Wala pa akong nakitang ganyan na may background pa. Ayan. Parang siyang karaoke o ka. May K-pop din sumasayo. Di ba? Maganda yung screen. Ayan. So, ito. Wow. Sorry ha, sir. Nadidistract ako eh. Okay lang. Ang ganda ng screen eh. Wala pa akong nakitang ganyan design ha. Ayan. Typical is just black eh. Pero this is nice. Makinig kayo kay Sir Paul. Marami nang na-review. Yan. Oo. Oh, seriously guys, wala pa akong nakitang ganyan. Ayan. Wala pa akong ito. Even on our Triton, hindi ganyan. Wow. So, ito. One of a kind to. Even na our Monteros, hindi siya ganito. Oo. Sound system na ba tayo? Oo, yan. Gusto mo na ba kagad? Gusto mo na kagad yung A-Force? Pinagmamalaki ko yan. Oo. Kasi, sa pagkakaalala ko, sa tagal ko sa industriya, ito lang yung nakita ko na ganito kalinis ang tunog. Compared to other brand. Hindi na ako magbabanggit. So, yan. So, ano tayo? Dua Lipa muna tayo para hindi naman halata. Yeah. Yan. So, guys, when it comes to audio, no, ako, I wouldn't say a complete audio feel, pero I do have like 4 headphones. Meron ako
meron akong reference sound sa bahay. So, kahit papaano, yeah, bit of a hobbyist kapag sorry. So, I'll be the one to judge. Sige, I'll be the one to judge. Okay, okay, sige, sige. Patugtugin natin, ha? Oo, patugtugin natin. Lakasan mo dyan. Gawin natin 40. Eh, wala tayong takot. Sagad na natin. Sige, sagad mo, sir. First of all, this is not normally included sa any sort of car. You have to buy, separate. Not only that, kasi una, it's not really available for all cars, mm-hmm. ba? Yes. Then, you also have to have the install, tapos yung expertise pa nung magkakabit, everything. Pero, if you love music, I mean, Filipinos naman, they always love music. Kaya nga Asian Pero, if it's here, tapos, it's built in, you don't have to worry about it. Tapos, naka-sync pa dito sa software niya. I think that's my instrument panel. Kanina pa siya natingin sa akin eh. Alinaw. Gano'ng kalaki siya? Una, gano'ng kalaki siya? 8 inches. LCD, yes. Okay, tapos... Hindi ka ba magtatanong kung bakit siya nakalubog? Hindi, okay lang. Maganda eh. That's the most important thing. Yes. Right? Sige, yeah. Ganito na lang. Banggitin ko na rin kung bakit siya nakalubog. Integrated okay. siya rito sa... Para mas malinaw. Either way. I think it looks nice. It looks very clear. Yes. So yan, yun yung meron siya. Ayan, ang ganda din na smooth. Yeah, may mga option siya. Kaya pala, bago ko makalimutan. Sorry, nangyalaro ko. Sige lang. Pero yan, guys. Pakilaman mo. Ayaw ba yung matibang design pa siya? Yes. Okay. Ayan, may TPMS option. Pumreno ka. Ah, ito yung adaptive cruise control. Yes. Oh, yun lang. Magaling, no? Okay, yan. Okay. Ayan. Oh, tapos ito, meron tong blind spot warning din. Okay. Na nagwa-warning dyan na may sasakyan sa gilid. Okay. Also, yun, yung mga triangles na yun, nagbiblink yan. Ang usual kasing blind spot warning, nakailaw lang. That's right. So ito, nagbiblink. Okay. Ayan, yun na. Pinakailaman lang isang call. Sige lang, nag-demo ka lang sa sarili mo. Pero this is initial impressions, no, guys, dito. Design-wise, it's tastefully designed. It's tastefully yung kulay. Yung fonts are very readable. Tapos yung response nung instrument panel, very nice, very nice. This one is nice kasi it's just here. There's a lot of brands na nandun pa sa screen. Yes. Pero if you have a toggle dito na sa center, mas okay siya. That should be standard, pero a lot don't. Pero ito yung normal. Normal drive mode, city driving, dry, payapa yung kali, traffic, yan. Yan yung normal. Wet. Maulan. Kaya ano sinabi ko kanina, we are Asian country. Asian country. Maulan. Ayan, basa. Ayan. So ito yun. Gravel, wet. Yes. Kasi although, ito, so wet. Nasa wet, okay. Then next is gravel. Gravel. Kasi paminsan-minsan, May rough road. Yeah. Okay. Then mud. Mud, okay. Ayan. This one I'm very intrigued. Kasi this is just a two-wheel drive. Pero somehow, and according dun sa mga initial reviews, is this can handle a fair amount of road. Yes. That's from a two-wheel drive car. That's crazy. I guess yung point ni Sir Lester na Mitsubishi designed this for the Asian market. Kasi after all, we have a wet, either dry or wet. So either that's yung normal or wet kapag umulan, and then gravel. Kasi syempre, okay, we may live in the city, pero there's plenty of times na when we go out of town, may mga rough road talaga, like sa probinsya man lang. Probinsya pa lang eh. May mga paved roads kasi May mga paved roads. So you can definitely see na pinag-aralan talaga ni Mitsu yung environment natin, yung typical environment natin. So, tapos ito guys sa steering wheel, no? Ito yung adaptive cruise control. Tapos ito yung lane. Yung gano'ng kalayo yung sensing niya from the car in front of you. Oo, na i-adapt niya. Yes. Tapos ito yung multimedia controls mo. Yes. Check natin yung horn. Nice. Okay. So ready na ba tayo? Ready na ba tayo mag-test? Ako ready na mag-test na yun.
ako, hindi ako ready. Bakit? Nandun na yung unit eh. Ah, ready na. Ready ka na pala. Ikaw na lang inihintay na. Oo, full tank yun. Dali natin kung saan. Pwede. Alright, let's go. Alright. Test drive ng X-Force. Again guys, driving the top of the line GT variant. Ah, shift mo ng drive pala, sorry. Alright, ito. So, we're about to take the Mitsubishi X4. So, una, size-wise nung sasakyan, this is the sort of crossover size that I prefer kasi hindi siya masyadong malaki. Tapos, comfort-wise, no, kanina habang nagda-drive lang kami ni Lester, una, yung seat, yung chair, yung seats talaga is very well bolstered. Tapos, ito. Medyo nasa dead-end tayo. Yeah. Pero this is, we're gonna try ito. Yeah, yung turning radius. Turning radius niya. Oh, magsilang lang. Kasi ito, two-lane road lang to. Tapos yan, I have, ito, laki kasi ng screen. This, you have a 12.3 na screen. Tapos may guidelines naman siya. So that's good. Hold on, may reverse sensors. Ayan, may reverse sensors ka. You have all the, may 360 to, sir, no? Or, wala. Ah, ano lang, yung reverse camera lang. Reverse okay. Then, kita mo dalawang ikot lang or dalawang pihit mo lang nakabuelta oh, na lang. Yeah, that's and lit nito ah. Oh, okay, wala. Kasi napansin ko yung road noise kanina na habang papunta kami dito. Dito kasi ang daming mga dito parang brick roads dito eh. Pero kanina ba nagda-drive lang kami sa highway. So it's pretty quiet eh. Kasi ito we're gonna go into some bumps. So by the way guys, if you have any questions about this Mitsubishi na X-Force and other Mitsubishi cars, na make sure na I'm gonna leave siyempre yung contact details ni Sir Lester. You know, I just wanna talk about this right away. There's a lot of questions kasi about the power. But after talking to Sir Lester for a long time, for all that really very detailed explanation. For me, okay, we haven't had a full test drive of this, pero just like an experience with other cars na, it's really about the tuning, it's not about the final sort of horsepower or torque. Yes. It's all about the mix, it's all about how it's engineered, what I call this, the whole engineering, the whole performance ng car, right? Mm-hmm. So, kanina pa namin pinag-usapan yun ni Sir Lester na, kasi nga, kita nyo yung driving modes pa lang. No? You have wet, you have gravel, you have mud. You know, you would think na parang off-road ka lang. Pero no, when you think about it, dito tayo sa Metro Manila, no? May more than once na we're forced to drive, for example, punta ang probinsya, may gravel doon, may mud, or let's say, if you're unlucky, let's say, nasa Espanya ka, wala kang choice, nabaha ka. With the, 993 millimeters na... 193 na ground clearance, that's very good, kasi at least it's, you know, looks wise, it's very sporty. This is, bar none, crossover. This is, kanina nga lang, sabi nung gas boy, na kunti lang daw, magta-transform na. Transformers. Magta-transform na. Kasi nga, just look at it, guys. I mean, it's, you know, it's the future, and it's right here. So, looks wise, check na yun. I'm not really missing any sort of power kasi a lot of people talking about that. Yes. And ito, first, it's only been a few minutes. It's fine. Yeah. So thank you so much kay Sir Lester for for taking the time as well for this and so make sure na subscribe nila kayo sa channel and I'll be leaving a quick write up of this on my website. So that's on testdrive.com.ph. Make sure that you follow me on social. My name is Paul, Sir Lester. Bye-bye. Thank you so much. And I'll see you on the next video. Bye for now.